Sir, normally po ang isang freshman pag pumasok sa isang university, normally meron siyang sinasalihang organization o org, di po ba? At sabi niyo po na ang APO ay nandyan, halos lahat is present po kayo sa mga schools. Ngayon, ang tanong ko po ay, paano yun nyo mahihikayat o bakit ang isang freshman ay pupunta sa APO imbis na mag-join siya sa, let's say, sa mga anak pawis o anak bayan o yung mga ganitong OLFS? Ano po ang, bakit po siya mag-join, bakit po siya mag-join sa APO imbis na sa mga ganitong mga grupo po? Maraming salamat po. Bakit ang isang freshman dapat pumasok sa APO? Siguro, sasabihin ko na lang yung naging personal experience ko. So, kasi nung pumasok na ako sa Alpha Phi Omega, nasa law school na ako. And nung una, ayoko talagang sumali sa fraternity. Sabi ko, kailangan ko pa ba ng fraternity? Ang goal ko na lang ay maging lawyer. Pero simula nung nakita ko yung service nila, yung willingness nila, yung volunteerism nila na tumulong sa school, sa community, sa kabataan, at sa fraternity na Alpha Phi Omega, doon ko nakita itong mga tao na to, pare-parehas lang naman kaming Pilipino, pero bakit ganun yung binibigay nila, yung ine-exert nilang effort para tumulong na walang hinihinging kapalit. So, balik, ako kasi, nung sumali ako noon, wala akong pakialam eh. So, kung yung isang freshman makita yung ganoong aktibidad na ginagawa ng isang organisasyon, at to take note din na itong Alpha Phi Omega is not only an organization, because it is also a brotherhood and an international siya. So worldwide siya, na makakatulong ka rin at makakasalamuha ka rin ng iba't ibang miyembro sa iba't ibang bansa, hindi lang dito sa Pilipinas. So kapag nakakasalamuha kami ng mga freshmen, ang ipinapakita namin sa kanila is kung paano ba ang isang miyembro ng Alpha Phi Omega. Dahil big kami bilang sa APO, meron kaming obligasyon siyempre. Number one duty namin is to excel, is to study hard for Alpha Phi Omega. So yung inuuna namin yung academics talaga. Kasi sabi namin, nandito kami sa isang fraternity na merong goal. And yung goal namin is mas makatulong sa mas nangangailangan. So kung kami, ginagawa namin yung makakabuti at yung paraan na alam namin makakatulong, na walang hinihinging kapalit. At sinasabi namin rin sa mga kada miyembro na once kasi nag-graduate ka, doon ka mas lalong makakatulong para sa bayan. Sir, kasi nung bata po ako, parang nagkaroon po kami ng negative notion, no? Connotation sa fraternity, kasi yung issue ng hazing, tapos yung mga fraternity sa fraternity nag-aaway-away. And in fact, sa high school po namin, parang sinasabi na bawal kang mag-join ng fraternity kasi kung hindi, pwede kang ma-expel. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Paolo? Ay, maraming salamat po ha. Kasi actually, it is one of the issues na encounter pa rin namin until now. Ngayon kasi, yung regarding dyan, nakikipag-usap kami, siyempre, na we abide and we comply to the anti-hazing law as amended, itong RA 11053, na what kasi ang ginagawa namin ngayon is yung tanggalin yung stigma na ang Alpha Phi Omega ay puro hazing. Dahil kami talaga po, we fully implemented the anti-hazing law in relation nga sa meron kami tinatawag na APO Pledge Program, na kung saan doon nakalagay yung anti-hazing law, yung 11053. And then regarding doon sa concern ng mga schools na hindi rin na-recognize ang APO or other fraternities, actually, isa rin yan sa concern namin na kung paano ba namin ma-eradicate na ang fraternity is nandiyan para tumulong at hindi para pumatay o manghazing ng tao. Kasi, for example, sa amin, sa Alpha Phi Omega, sumali ako dahil nakita ko yung service. And ako, sumali ako, naranasan ko na ganito sa Alpha Phi Omega. So, yung stigma nga na sinasabi na nag-haze, matagal na yon. So yung what happened to the past, sana stays with the past, kasi ayun yung mga before na wala pang batas about sa hazing law. Ngayon na meron tayong anti-hazing law, we are fully aware sa mga consequences na mangyayari. So what is the decision of the Alpha Phi Omega is to comply fully
to the RA 11053 as amended. So, ibig sabihin po, wala na pong hazing. Ngayon, paano naman po yung labanan ng mga fraternity? Meron pa po ba kayo? Kunyari, ang isang miyembro nyo po ay kinusunada ng ibang fraternity. Paano pong action nyo doon? Natutulungan nyo po ba yun? Re-rest baka nyo ba yung kabilang fraternity? Paano po yun, Sir Pao? Actually po kasi, sa panahon natin ngayon kasi, parang, di ba, puso pa ba talaga ang mga ganyang away? Yun, di ba? Kasi para sa amin kasi mas pinapakita namin dito yung pagiging friendly namin, yung friendship namin as one of our cardinal principles. Kasi lahat naman ng bagay ay napag-uusapan ng maayos. Bali, yung tungkol dyan sa mga away-away ng mga fraternity na yan, syempre, para sa akin kasi bilang regional director ng NCR, marami rin mga issues about sa ganyan. Kumbaga, mamamagitan tayo sa kanila at titignan natin ano ba talaga yung problema. Kung mapatunayan ang may problema ay sa ganitong fraternity, ano yung best action na pwedeng gawin? Kasi nakikita ko pwede natin dito ilagay yung tinatawag na alternative dispute resolution na mayroong uupo sa isang fraternity dito, at isa dito, at pag-uusapan ano bang problema. Dahil sa panahon ngayon, hindi ko na nakikita yung mga away-away na dapat ayon yung maging concern. Tama po ba? Yung sinasabi ni Colonel Karingal, nangyari yan nung panahon pa. Panahon namin, tatanggapin ko na yan. Kasi pati yung away ng kasamaan mo sa fraternity tungkol sa kanyang nililigawan na mayroon din na naniligaw ay nadadala sa organization at minsan napag-uusapan kung paano dudukutin yung kalaban niya, only to find out na yung dudukutin yung pala ay member din pala ng isang fraternity at nag-aaway yung fraternity. Natututo kang magtapon ng bato at tumago at tumakbo. Ganun yan eh. But as I have said, kung titingnan mo yung principles ng Alpha Pi Omega, wala doon ang makipag-away. As a matter of fact, ang sinasabi nga doon is mag-promote ka ng kaibigan, maraming kaibigan. Maging leader ka. Paano ka magiging leader kung ang nasa isip mo ay makipag-away? Di ba, no? Paano ka magkakaroon ng kaibigan kung yung isang fraternity ay kaaway mo? Kaya nga itong Campus Peace and Development Forum, ito na yung solusyon eh. Dahil may iwasan nyo na yung away na dahil meron kayong collaboration. Meron kayong isang project na kung saan kayo ay nagko-collaborate. I-acknowledge ko lang po si Director. Paki-acknowledge na lang uli at si Director Umandap. And I'm happy na sumama rito si Director Umandap. Ha. Opo, thank you very much. Kaibigan mula po sa OWA, sir, no? Na talaga namang prosigido din po sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga at, OFWs. Na-traffic yung mga kasama natin, Director. Pasensya ka na. Ayan, welcome po ulit, sir. Sa ating programang Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. Ayan, kasama po natin ulit si Dr. Chi Umandap, ang isa po sa mga board of trustees na ating OWA. Kapatid mo natin si Director. Opo. Magandang hapon sa lahat ng ating tigapanood at tigapakinig. Suking-suki na ako dito, Colonel. Talaga na, tsetsempuhan ko. So, pero ang maganda, yung mga pagbabago ngayon, ibabalita ko mamaya yung ating pakikipag-ugnayan sa DILG. At nabanggit nga na sana bumisita rin dito si Undersecretary Martin Dino. At may magandang programa ito. Okay, so pinag-uusapan lang namin ngayon, Director, yung partnership ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Alpha Pi Omega para doon sa pagsasagawa ng Campus Peace and Development Forum. But yung pinag-uusapan namin, yung mga fraternity na kilala na nakipag-away, di ba? In-explain ko naman, nangyari ito nung panahon. But ngayon ay, sabi ni Director, wala na ito. And then, maski tingnan mo yung prinsipyo na pinagmumulan kung bakit na-create yung Alpha Pi Omega, wala doon na makipag-away. And sabi ko nga na itong Campus Peace and Development Forum na ito ay magiging paraan ito para magkaroon ng oportunidad yung iba't ibang mga membro ng iba't ibang mga fraternities na mag-usap-usap sila at maging magkaibigan sila dahil mayroon isang project na gagawin. And very laudable talaga ito, Director. I-pursue natin ito. And at the same time, dahil ang pinag-uusapan natin ay tapusin na natin yung armadong pakikibaka, malaking opportunity ito para
pumunta tayo sa iba't ibang mga radio stations at sabihin natin, ipagmalaki natin itong project na ito. Dahil kung ang gusto mo ay ayaw mo sa armadong pakikibaka, dapat pinagmamalaki yan. At yung pagmamalaki na yan, pwedeng sa mga radio station yan. At sila ay tatanggapin nila yung ganyang klaseng mga mensahe para sa ating mga kabayan. Ngayon pala, Director, guest ako, hindi ako yung ini-interview na yun. So, bahala na kayo kung paano yung interview sa Director. Opo. Pero sir, bago po tayo magpatuloy dun sa magandang balita ni Dr. Chi Umandap, balikan ko lang sir yung konsepto ng Campus Peace and Development Forum para na rin ho dun sa iba pang mga karagdagang impormasyon, kasi napakaganda nga ho yung sinasabi niyong isa sa mga principles, yung service na tinatawag po natin. Siguro sir, tanong ko lang din ho, ano pa ho yung kinakailangan nating suporta para ito pong programa na ito is magtuloy-tuloy, lalo na ho sa mga probinsya? Sa kasi sir, ako po galing po, probinsya po ako. Malimit po yung mga ganyang kampanya, sir, na talaga hong nag-i-school po yung mga government agencies to really cascade at ibahagi po sa mga kabataan kung ano ho ba yung mekanismo at programa ng gobyerno para sa kanila. So ano ho pa yung kinakailangan nating suporta dito, sir, para ito po ay magtuloy-tuloy hanggang-hanggang? Unahan ko na si Director. Ang tingin ko is ang challenge nasa kanila, sa regional director natin. Kasi once na itong partnership nito ng Alpha Phi Omega at saka ng Armed Forces ay maging very successful, maging matagumpay ito, alam ko na yung ibang mga regional directors ng Alpha Phi Omega ay susunod din sila. So magiging siyang national project ng Alpha Phi Omega. And isipin mo na lamang na ang Alpha Phi Omega ay makikilala na protector siya ng interest ng ating mga kabataan. Inuprotektahan niya yung mga kabataan na gusto mag-aral, na sila ay makatapos at hindi sila mahila doon sa armadong pakikibaka. Ako, marami kong nakakausap, Director, na mga brad natin and sis natin sa Alpha Phi Omega. Sinasabi nila na marami sa mga kapatid natin ang pumunta na rin sa kabundukan. Maraming sa mga kapatid din natin ang nasa mga rebelding Muslim, kasi napaka-strong ng Alpha Phi Omega sa buong Mindanao. So, siguro sa magitan ng programang ito ay makakatulong tayo na itong mga kapatid natin na nandun sa kabundukan ay mahila natin, because nakikita nila yung mga kapatid natin ay kasama ng gobyerno sa programa ng pagtataguyod ng kapayapaan. At wag ho kayong magagalit dito sa mga kapatid natin na ang tinataguyod ay kapayapaan, kasi lahat naman tayo gusto natin kapayapaan eh. Ang nagkakaroon lang tayo ng problema dito, Director, is gusto natin ng kapayapaan pero ayaw natin magsalita. Di ba, no? Kaya lumalabas na ang tao ay ayaw sa kapayapaan. Pero kung lahat ng mga tao ay tatanungin natin, overwhelmingly, 99% siguro ng mga Pilipino gusto ng kapayapaan. Kaya ang aking pakiusap ngayon, kung gusto mo ng kapayapaan, ipagsigawan mo yan. Dapat yan, pinupronounce mo yan. Diba, no? Ipinagmamalaki mo yan. At dito sa Campus Peace and Development Forum, ito na yung pagkakataon na ipagmalaki natin. Yung support system, nandiyan kami sa Armed Forces. Kung kinakailangan nyo ng speakers, tutulong kami. Kung kinakailangan ng coordination doon sa CHED, tutulong kami, because ang CHED chairman natin ngayon ay napakabait, napaka-responsive, napakadaling lapitan. So, wala kayong problema, Director, sa CHED chairman natin. At nakausap namin siya. Nakita namin kung gano'n siya ka-responsive sa pangailangan ng ating mga kabataan. Sa in addition lang kay Brad, kasi paano makakapunta to sa iba't iba pang probinsya, tama, di ba? Dahil nasa NCR tayo. Para sa akin kasi, merong kaming group chat ng mga regional directors for collegiate. Ito yung ang nag-initiate dito ay yung kasi merong kaming national council na yung Board of Trustees for Fraternity and Sorority. So, meron silang national project din na tinatawag na GPAC Summit and yung Collegiate Congress. Ano ba itong GPAC Summit? So, ito yung magkakasama lahat ng chancellors ng kada chapter, and then pag-uusapan doon about issues ng concerns ng Alpha Phi Omega, and also yung about sa leadership training. So
parang ang nangyayari kasi eh, nagiging pilot ang NCR with regard sa Peace and Development Forum. And then, pwede natin siyang ilatag, ihain sa National Council na itong Peace and Development Forum ay magiging isang national project na rin ng Alpha Phi Omega na para maging aware ang APO, hindi lang ang APO, kundi lahat na ng mga kabataan and yung mga magulang na rin, kasi ang iniisip ko dapat itong Peace and Development Forum is not only for the kabataan and also sa mga parents para mag-guide sila na turuan ng mga anak nila na wag ma-mislead sa mga sinasabi ng kung sino man na kayatin sila na maging NPA o sumali sa mga armado o rebelding mga grupo. Okay, thank you.